Napanood nyo na ba? Viral po eh, yung video ng pangaaway umano ni ACTS OFW Party List Representative John Bertis sa isang NAIA security personnel. Pumalag ang kongresista sa pagpapahubad sa kanya ng sapatos sa security screening. Ang giit niya, may ibang hindi naman daw pinaghubad ng sapatos. Makikita sa video ang paghablot ng ID ng security personnel ng kongresista. Humingi na ng tawad ang kongresista sa kanyang inasal, pero Attorney Gabby, okay na ba yun, sorry? Ano ba nakasaad sa batas na ginagawa sa mga hindi sumusunod sa security protocol sa airport? Okay na ba ang sorry? Daming beses na nagso-sorry. Oo nga. Parang kuminsan hindi na okay. Parang dalawa-singko sorry ngayon, no? Oo, dapat wag na nating gagawin para hindi na kailangan mag-sorry, tama, di ba? Oh. So at the very least, para sa mga ordinaryong mortal tulad natin, di ba? Okay. Eh, dapat siguro hindi na siya pinasakay ng eroplano, di ba? Batay sa Republic Act 6235 at sa mismo na rin flight yung ticket ng eroplano na nakalagay nga dun sa batas na dapat nakaprint, eh, ang taong hindi pumayag na mag-undergo ng security controls ay hindi dapat papasakayin ng eroplano at the very least. Pero ito mukhang pinasakay din naman siya, no? Binabandera rin niya yung meron siyang security ID na bigay daw ng airport management. Airport management, paki-explica nga. Okay. Pero wala akong alam na batas na nagbibigay ng exemption sa security procedures, so it must be something purely internal, no, to the powers that be. Kasi, pero kung tutuusin lang, hindi kasi magiging secure ang airport kung pwede pala ito. I would assume na yung ganyang pag-aasta ay conduct unbecoming of a congressman as well. Maaaring siguro magkaroon ng administrative complaint sa House Ethics Committee kung sa palagay natin, eh, hindi dapat ganito yung mga inaasta ng mga itong congressman natin. Pagkuha ni Cong Bertis doon sa ID nung security personnel, tama ba ito? Well, of course, may karapatan hindi ba siyang gawin yon? Hindi, di ba? Ang pag-upload ng ID ng security personnel ay maaaring direct assault. Mm-hmm. Kung yung security personnel ay pasok sa definition ng isang person in authority, baka nga maaaring itong coercion pa dahil pilit niyang kinuha yung ayaw sanang ibigay sa kanya, di ba? Ayaw naman kay Congressman Bertis, kine-question niya nga at hihingi siya ng aksyon sa general manager ng airport kung bakit lumabas at kumalat sa publiko ang CCTV footage ng airport. But actually, you know, that's really beside the point, di ba? Ba't yun nilabas? Nahuli tuloy ako. Nandiyan pa ba siya? Nandito siya kanina, sir. Medyo kayo naman yung acting out of line, di ba? Kayo pa nagagalit ngayon kung ba't lumabas. Pero actually, di ba, in any case, usually yung mga batas natin kasi that would prevent the release of those videos, usually siya ay magpa-pertain dun sa protection ng privacy ng isang tao. Pero sa itong sitwasyon naman, parang wala namang violation ng privacy. Mm-hmm. Unang-una, isa po itong public place. At talagang alam naman natin na talagang maraming CCTV at surveillance cameras. In that case, wala po tayong expectation of any privacy. In fact, dapat talaga na mayroong mga camera para makita talaga kung mayroong mga hindi sumusunod sa batas or kung meron mang mga nakakalusot sa mga required security checks. Alam natin na ang mga security check ay para sa security and protection ng lahat ng tao. Alam natin, madami sa mga ito, yung increased security ay dahil nga sa mga terrorist attack on airplanes. Most importantly, siguro kailangan natin daan at kailangan yung tandaan at kailangan tandaan ng lahat, lalo na yung mga nagtatrabaho sa gobyerno, mga government employee po kayo. The public acts of public men, sabi nga, may be the subject of comment and criticism. At kailangan talagang magmatsyag. At yung pagbibigay ng exemption na yan, bakit, di ba? Oo nga. On chine-check what basis? Na nga tayo ng security ng ibang bansa kasi natatakot sila na yung mga eroplanong lumalabas galing sa Pilipinas, hindi secure. Mm-hmm. At kung kumalat na ganito pala, ay pag merong security ID na bigay ng management, eh pwedeng makalusot sa security check. Parang hindi naman dapat ganun, di ba? Public office is public trust, not and a privilege. And we should be the first ones to lay that example, di ba? Na hindi porkit sa taga-gobyerno kayo, exempt kayo. Dapat kayo yung magsabing walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Well said. Maraming salamat, Atty. Gabby. I just heard it from somewhere. maraming salamat.